10 seconds remaining. Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Team back. And good evening, everyone. And coverage na naman tayo. Pero kahapon natapos na yung Dream League Minor. Congratulations. Tigers. Sa Southeast Asian Pride nga, Tigers. This time, balik tayo ng Southeast Asia, Pinoy Dota, for the Joint Dota League number 14. Okay? It's between Admiral and Sterling Global Dragons. So, quick preview lang ha. Yung nabuo yung roster ng Admiral, all-star, sabi nila. Pero medyo lackluster yung mga resulta. Ito namang SG Dragons, walang pumansin. Pero kung sino wala pumansin, sila yung nagkaroon ng mga achievement. Nag-champion sila ng Flames Cup. Diba? Oo, Flames Cup. And pasok na din sila sa the Nationals. Yun. Nung nag-champion sila nga nung ESGS, ang nakalaban nila is... Station 751. Yun. Buti alam mo. Eh, andun na ho eh. Ah, okay. Mahusay. Pero good evening sa lahat na nanonood dyan. Best of 2 series lang tayo, tama, Direk? Best of two kasi round robin lang to. Kumbaga, kahit na focus tayo sa Kuala Lumpur, which will happen noong November 8th, kailangan pa rin natin bigyan ng atensyon itong mga Pinoy teams natin na lumalaro sa mga minor league. And malay mo, makakita tayo rito ng mga magagandang laro. Oo, pag mga ganito pa naman. Pag mga PH teams yung naglalaban-laban. Kasi... madalas silang nag-scream. Oo. So, alam nila yung laro ng isa't isa. So, sure maganda yung magiging laban. Speaking of scream, nandyan yung manager ng Execration na nanonood sa'yo. Uy! Shout out kay Boss B. Labot tayo dyan, boss. Labot tayo dyan. De, meron Jollibee on the way na. So, third pick naman ng Admiral. Mirana Shadow Demon, lubog yung tupana. Basic na combo yan para kay Admiral. Tsaka pwedeng inagaw rin nila since pinick nga ng SG dito'ng Bane. And siguro mga nasa 25 na matches sila sa SGD. Mirana ni Jonas. Paborito niyan. Paborito niyan. Tama ka dyan, Alec. Kaya inagaw din siguro nila yung Mirana. Pero aside dun sa napag-usapan kanina, na-announce din natin nasa... Kuya Nick na page na our whole squad outside. Hindi ko masigurado kasi kay Alec eh. De, na-announce naman natin, di ba? Na-announce naman natin. Ang problema kasi kay Alec is... Ano problema sa... Passport. So, naka-pending pa yung passport niya. So, pero pag na-approvean niya... Boss B! Pag na-approvean yung passport niya, automatic sama si Alec. Ang tanong ko ngayon sa mga nanonood dyan, gusto niyo bang sumama si Alec o hindi? Ayun lang! Pero buong team ng Wombo, I mean, Lupon... Technical director, videographer, graphic artist, lahat kasama.
ko. Sana makasama, no? So, field trip namin yun, field trip. Pag, ako yung pag hindi nasama, eh, di iwan kami dito ni Sean. Oh, tingnan mo. Pati si Fox. Tingnan mo si Fox. Ah, syempre. Si Fox, approve yan, no? Sabi. Siya, kasama na siya, eh. Oo nga, eh. Wala na siyang iniisip ngayon, eh. Kita-kits tayo, Fox, sa mga group stage. Pero Monkey King, eto. Pinik ng SGD. So, sa side ng SGD, nakuha nila yung mga favorite heroes nila. Kasi, ayan, Necrophos, Earthshaker, tsaka Monkey King. Nasa top nila yan. Na most picked heroes. Naalala ko yung Necrophos ni, ano to, ni Ranpo, ni Shanks, yung di namamatay. Nakita ko yun. Ito, commended to si Shanks. Sobrang ginulat niya yung coverage natin nung sobrang galing niya mag-4. Oo, diba? Tapos ngayon, sobrang galing na rin mag-offlane. Nawala si Sandro. Oo, nawala diba? So, nawala ng offlane. Ang ginawa, pumasok si Kirito. Si Kirito yung nag-4. Siya yung nag-adjust ng offlane, pero ang galing niya pa rin mag-offlane. Oo. Ang alam ko talaga kasi dito kay Shanks, any role siya. Ah, okay. Alam ko nag-mid din siya. Nag-mid siya. Tama ka dyan. So, yun. And also, we are announcing na after this series, break lang siguro ng 30 minutes to 1 hour, mag-Sir Mike Place na kami. Yung Sir Mike Place na yun, yung tuloy na Sir Mike Place na, kahit umayo si Facebook, i-erecta na namin kay YouTube. So, mamaya yan, abangan nyo, Divine pa rin nalaroin niya. And, ang hero nalaroin ni Sir Mike mamaya sa Divine, mid Monkey King. Uy, wow. Wow, bubugbugin mamaya. Wow, bugbog! So, ilang reports kaya matatanggap ni Sir Mike? Ilang aabangan natin. Pero ito, SGD. Ang kailangan pa nila is hard carry o mid lane. Depende, no? SGD... Ano ata to? Kay Tino ata tong Monkey King, eh. Yung kabila naman, ang inaantay nila is yung kanilang mid lane. Hindi, mid laner. Mirana na to, eh, no? So, support Axe to, no? Offlane o Center War Runner, eh. Oo, so, hard carry kailangan. Ginagawa din yung ano, eh, support na Axe. So, pwedeng support Axe to. Mm-hmm. So, Mirana nga ang pinili ng Admiral. Ang drafter ng Admiral, si Boombox, mga sir, ha? While on the other side, si Shanks naman. Siguro tinanggal na, no? Sa atin, no? Tinanggal na, no? Sa tingin ko, tinanggal na. Parang. No? Tingin ko rin. Boss, alam mo na, yung pinag-uusapan namin dito, pansinin mo, ha? Pansinin mo. Pero ito, tas tanong mo rin kay boss para malaman na ito totoo o hindi. Last ban naman ng Admiral Dotes, who will it be? Anong wild prediction mo rito sa best of two series na to para bago magsimula yung laban natin? May draft na, so best of two. Before, naglaban na sila 2-0 ng Admiral yung SGD. Ah, talaga? Hindi ko lang sure if si ano na ba, si Ranpo na ba yung offlane nila. Oh. Hindi ko lang na-check na maayos. Pero, eto kasing SGD, kumaga parang sila yung rising stars. Eh. Oh, yun. Yung hindi, kung titingnan mo, lahat ng players nila, walang superstar. Walang superstar. Tapos, ayun nga, maganda yung naging performance nila. So, gusto ko dito yung SGD. And, mas maganda rin para sa akin yung ano, draft. Ay, nag-lilo na. So, prediction mo 2-0 SGD? O 1-1? 1-1. Oo, 1-1. Ako, di ako sasang-ayon sa'yo dyan, Ate Alec. Kasi ako, mag-add. Di naman sigurado, ha? Pero ako, ang kapako rito, 2-0 Admiral. Sa tingin ko, gigil na tong matatanda. Natatanda tuloy. Gigil na tong, ano na to, gigil na tong team na to. And, sumakto pa na hindi kompleto yung SGD. Meron silang stand-in na si Jules, which is, hindi naman talaga lumalaro sa SGD dati. Uh-oh. Ngayon lang lumaro yan. So, it's time for the old guns. Gigil na. Pero kayang, ano, tingin ko kaya namang mag 1-1. Oo. Papalag naman, no? Pag nagkamali, Admiral. Pero speaking of patanda, shoutouts nga pala kay Kimo tsaka kay Pax. Na nanonood. Oh, yung mga matatanda. Uy. Yun. Siyempre, hindi Kimo mawala sa usapan. Yung mga kuya natin. Hindi kuya, lolo. Ay, grabe naman yun. Huwag ka na maging mabait. Ito, last pick. Uy, Templar ni Jonas yata ito, so, no? So, magiging TA Mirana sa mid lane. Mm-hmm. Offlane run po nga, yung Necrophos. Ayan yung gusto ko talaga mapanood. Sobrang husay na ito ni Kuya Ranpo. And then Jules Earthshaker, he is standing in kay Kirito na wala at the moment.
let's see kung magwawala rin si Jonas dito. Kasi ito, grabe ito si Jonas. Oo, intense si, to yun. Grabe mag-snowball to. Ah, okay. Nabigyan siya ng... Kala ko bago. Ayun pala yun. Ayun nga. Totoo din yan, Kuya Nikin. Oo, pero tropa natin yan. Tropa natin yan. Tropa natin yan. We are just telling what we see, okay? Grabe talaga. Intense yan. Intense. No, intense. Oo, nakikita ko na yan dati pa. Bata pa yan eh. Sa Portal Cubao. Kasama niya yung kuya niya. Yung kuya niya pa yung kaklose ko. Ayun yung nakakala laro ko dati. Pero yan, tama nga si Ayane ron. Hindi ako sinasabi yun, ya. Shoutouts nga pala sa mga tropa ko dyan na nanonood. Peace mo tayo rito. We tell what we see, okay? We tell what we see. Nanonood sila. Eto na nga. Jump na tayo na natin. Ewan ko ba rito kay Cole pa kung pinagsasasabi? Eto. This is for the Join Dota League. Mamaya, papakita ng director natin kung ano yung status at anong bracket. Uy, wow. Natin. Mamaya. Sana lang, no? Improving nga, Kuya Nick, yung TD natin. Ay, pati ko napansin mo, di ba dati? Di ginagawa, di ba dati di ginagawa? Ang dami nga nung pagbalik ko. Ang daming mga kung ano-ano eh. Gusto mo pa pagalitan po eh. Ba yan? Eh, lahat naman sumweldo. Kayo sumweldo kay lahat. Ulan sa ahon. Okay lang naman eh. Uy, nagpa-banana kagad to. Kuya Nick, ano tier nung team ng... Oh. Saka pa, nang pipipikong ka. Uy, ano, wala ba tayo dyan? Wala talaga, umalis na. Umalis si Alo, kaya napalaban si Kuya Nick. Kumuha mo na ng sweldo. Pagkuha ng sweldo, umalis. Mahusay ang Kuya mo, Alo, rito. Naku. Wala pang camera man itong laro to. Ayun lang. Admiral muna. Bensoy, Ona Luna, Shadow Demon ni Rayo, offlane Bokerino Centaur, James on Mirana, and then Boombox naman sa Axe 4. So, sa side naman ng SGD, Tino on Monkey King, Nasjo on Templar Assassin, Jaunuel on Bane, si Juice naman sa Earthshaker, and si Ranpo sa Necrophos. Yawn. Ito, gusto ko itong ginawa ni Tino na ito. Ah. So, ang ginawa niya, nandyan pa rin yung MCY. Pinakita niya pa rin yung pagmamahal niya kung sino man tong MCY na to. Pero dinagdag niya na yung pangalan niya. Kasi yung mga pro player, parang papalit ng pangalan, hindi nakakatulong sa kanya yun. Oo, hindi na nila alam. Ay, sino ba to? Standing ba to? So nawawala yung recall sa kanila ng mga viewer. So ngayon, buti, binanalik mo na Tino. Commended, commended. Tuloy-tuloy lang, ha? Kailan magkakasulit sila, General? Ay, nagkakasiyatan sila sa Wombo Combo. Sa Wombo Combo, mga chips sa Twitch. Uy, nagkakatipan pa rito. Si Jules, kailan natin na close yan kila Rio? Yan, magkatropa yan mga yan. Kasi mga kasabayan niya yun, no? Dota 1 days pa lang. So, matatanda na rin. Matatanda na rin yan, ha? Kung nagtataka kayo kung ba't na-invento yung SF ng Pinas, dahil yung kay Jules. Oo, walang ano. Anong ay, wala? Siguro yung mga baguhan, yung mga ngayon-ngayon lang sumubaybay, hindi na nila naabutan yan. Pero kung since Dota 1, oo, alam na alam mo ka yan. Pa lang, oo. Di ka man niniwala, ano SF ng Pinas? Di nga nagmi-mid yan. Dati po talaga, dati core talaga yan. Dati talaga si Jules. Core talaga yan si Jules, mga sir. Dalawa sila ni Bimbo. Mm-hmm. Nung Happy Pit sila, Happy Pit. Pero kasi, syempre, pag yung yung supports kasi, lalo yun yung position 4 and 5, sila dapat isa sa mga pinakamaraming experience pagdating sa laro. Kasi sila na yung magli-lead eh. Tama ka dyan. At saka alam na nila yung kailangan ng mga core. Oo. Maintindihan nila kung ano kailangan. Eh, syempre kung core ka, tapos ikaw pa yung nagko-command, tapos lahat-lahat, mahirap na yun. Ah, you're talking about Eternal Envy? Ayun! Pero okay nga yung ano, example. Nag-support si Eternal Envy. Pero eto, mid lane, it's Mirana versus Templar Assassin. So, Jonas, ang katapat niya ngayon, veterano na yan, nag-DA na yan. Oo, yung pero credentials Kuya niya. Nick, tingnan mo, 4 and 3 versus 1 and 0 na in-arrow lang. Kasi ito nga, maganda nga yung last pick nila na Templar. TA since mas malaki yung ano base damage niya. And may refract pa. And in a meta na 2-1-2, pero saglit, i-stand ba? And then yung double edge, wala pa double edge. So, tamang haras lang muna. Pero ang problema, lalaban eh. Kita mo, siraan po. Dead pulse. Ah, oh, hindi umabot. Eh, umabot yata. Fissure. Oy, nice first blood connection. Pero patay rin yata si... Uy, nakapag magic stick. I mean, magic wand. Magic wand. Pahitong siraan po. So, pinakitaan tayo ni Jules dito. Sabi niya, hindi porkit standing ako. Oh, my. Steady gold, blang ako rito, sabi niya.
nun. So kaya niya namang i-fill yung space na iniwan ni Kiritz. Kirito. Si Kirito rin naman, hindi rin naman ganun katagalan pa with regards to SG Dragon kasi ang kanilang magic trick talaga dyan, si Tino, si Sandro, tsaka si Shanks. Yung tatlo na yun, yes, since Pacific Days. Pero si Boombox, hinaharas top lane. Naku, nakapag-call pa, patay yata, pero defensive ni Jao Noel. Lucent Beam and then the last hit, Bensoy, hard carry no kabila, evening up the score, 1-1. No, pero makikita mo dito sa ginawang pag-switch ng lanes ng Admiral na mas may experience sila. Since eto ngang Monkey King pinik dahil iniisip nilang off lane yung Axe or yung center. Mahihirapan, so, no? Oo. Mahihirapan kasi, yun. Ayun. Uy, nagpa-deny na lang siya. Pero top lane, nagkakaharapan. Eh, Diyos ko po, boundless strike. Munti ka mamatay. Pero yun na nga, namatay na nga with his brains up. Ni John Will, nakabawi. Agad tong SGD dun sa Luna. Tama ka rin, no? Pagka tinapat yung Monkey King sa dalawang melee sa may bot lane. Oo, oh, hirap bug-bug. Na hirap yung bug-bug yun. Kasi yung Monkey King, isa din sa mga pang-counter niyang mga ganyan. Mga Centaur, mga Axe, and yung mga melee na heroes talaga. Lamang yung Monkey King. Pero si James nahihirapan sa mid lane, ha? 19 and 14. Oy, ang ganda Fisher pang boss. 19 and 14 versus 7 and 1 ni James. And talking about James, at the moment, James is rank 27. Okay? Ito naman si Tropang Jonas, it's rank 442. So wala talaga yun sa rank, no? Ay, hindi, I mean, syempre. Tama, so far. Oo, so far sa ngayon, no? Team play. Kumbaga mahirap ma-predict kung sino mananalo kasi hindi lang naman yung individual. Uy, namatay si Boombox. Namatay si Boombox sa may top play. Siyempre, team play nga ito. Tama ka dyan. Pero Bocarino, eto. Hinaaras ni Ranpo. Pero grabe yung sustain ni Ranpo, no? Pero mamamatay pa rin siya sa may poison dito ni Yario. Poison. Pero still, advantage sa kanila yun kasi napatay muna nila yung center bago matay itong necro. Oo, nakuha pa rin ng XP. Mm-hmm. Ay, muntik na si James. Pero top lane, hinarabas ulit. Sobrang layo ni Tino rito, ah. Ba't nandito na siya? May hinahabol yata siya rin. So far, so good para sa Templar Assassin mid lane. Tahimik ang buhay ni Jonas. Level 5 na. While yung Mirana katapat niya, level 4 pa lang. One level pana, ahead. Pana-pana sa creeps na lang talaga magagawa niya. One level ahead. Tiyan mo si Boss B, ah. Yung tanong ko kanina, ha? Patanong mo na. Pero... ano sabi? Hindi, pero i-confirm eh. Ispik ang narinig mo. Naniwalaan mo na kagad. Grabe. Ay, namang nalamang na si, ano, si Jonas sa mid lane. No? More than half. Ramdam mo na galit na siya eh, no? Galit na galit na si Kuya mo Jonas eh. Kita mo yan. And mag-stack pa siya. Ang lamang pa netong TA, pwede siya mag-stack ng Ancients. While etong si Mirana, hindi niya makiklear agad eh. Kahit mag-stack siya. So, kung hindi siya lamang early game, mahirap bumawi kung hindi siya magro-rotate. Tama ka dyan, Ate Alec. Kung magli-lane lang siya, wala lang. Pa-farman lang din siya ng TA. Pero kanina, kaya nasabi ko na 2-0, yung Admiral kasi, hindi biro yung kalaban nila, yung Admiral. Kasi kilala mo naman, mga experienced player yung mga yan. Grabe yung experience. And yun nga yung sabi ko, mahirap na i-predict yung Dota game since hindi lang nakabase sa... individual skills ng kada player. Kumbaga, depende din sa draft. Depende kung saswertehin din. Ang daming factor. Ang daming factor. Pero ito, Lucid Beam. Tino, naka-battle hunger yan, ha? Mamamatay yata. Nakapag-boundless strike pa. Pero mamamatay pa rin dito si Tino. Nice. Find by Boombox. Katulad dito ni Rio. Ano bang panunod ni Rio? Ano major achievement ni tropang Rio? Rave. Kasali ba siya sa TNC noon nung nakaraan? Oo, nag-TNC din sila. Marami na siyang naging team. WESG. Kasali ba siya sa champion doon? Kasali siya noon. WESG, yung malaking premyo, $800,000. So, siya yung kasali roon. So, hindi biro yan. Oh, halos lahat sa side ng Admiral, meron silang mga... achievement. Malaking achievement na. Ito na nga. Si Bok nag-mineski to. Tapos si Boombox naman, nag-Clutch Gamers World Tour. Oo. Diba? So, yung LA lang din na napuntahan. Pero top lane ito. Bumakap na yung Earthshaker. Uy, ang gandang Lucent Beam. Pag namatay ito si Tino, mahihirapan sila. Namatay nga, kasama pa yung Bane.
And wala pa sila nakukuha, pati yung Templar din na mag-rotate. Saan tagal ng tipi ng Templar? Ayan na nga, makukuha nila yung axe, nakapag-call pa, pero still he will fall. Yung Luna naman sa gilid, nakapag-salve, pero na Fissure Block siya dyan, and Bensoy, yes, mamamatay yata rito. Double kill para kay Jonas, pero space created para kay James. Kasi apat na heroes na yung nasa top lane para mapatay yung Luna, tsaka si Axe. And ang bad beats pa rito ngayon, kailangan maglakad nung Monkey King kasi kanina, kakapatay niya lang, nag-TP siya, pinatay siya ulit. Oo, pinatay ulit. So medyo, space din para dito kay James. Oy! Run po na naman. Tinatlo na siya rito. Na binawian. Ayan na nga. Binalikan na siya rin. Tinatlo na. So, so far, medyo tikit ang laban natin. 7-7 ang score. Less than 1K yung net worth. So, 2 kills per minute ang ginagawa ng team dito. 7 minutes pa lang tayo sa laban natin. Pero, Tarek, ipakita nga natin yung current situation ng ating Join Dota League para alam namin kung yung kaganapan. Yan o. Asan yung SGD dyan? Nasa gitna sila, 6-2. Yung Admiral naman, 3-5. So, hindi maganda yan. Nanangunguna yung Indonesian. So, kailangan mauna tayo dyan, mga Pinoy. Voyager tsaka SGD, no? Sana, no? Oo, Voyager. Voyager tsaka SGD. Pero Admiral din, may pag-asa pa naman. Sisimulan nila dito kung gusto nila makabawi, di ba? Kung gusto nila makabawi, dapat 0-2 na to. So, direct, next naman yan, pa-research naman kami nung prize pool. Kahit info lang, kahit PM lang, ha? Itong Join Dota League. Itong nilalaro ng SGD tsaka Admiral, walang prize pool. Oh. Pero pag nanalo sila, I'm not sure kung pang ilan. Hindi sila kasali dyan. Pag yung top 2 ata. Promotion. Makakasali sa next na Join Dota League. Promotion nga, kumbaga. Oo, parang ganun. So, kailangan top 2 pa lang pinaglalabanan dito. Ayan na naman yung call. Uy, run po, nabati yata. And then, eto pa yung Stampede. Ang gusto nila si Jules. Ikaw! Hindi ka talaga dyan. Dati ka namin kakampi. Pero nakataka si Jules dito. Bumakap na rin si Jao Noel dun. Pero top lane, Luna. Doing well against Monkey King. Already with the power threads. On its way to all madness. Ito naman kabila. Boots pa lang. Etong si Monkey King ni Tin, nahihirapan. Oo, sobrang worth it nung ginawa ng Admiral na nilagay nila sa top lane tong Luna. Mm. And yung Luna yung pinaka kailangan na magka-item dyan since eto, tingnan mo yung hero nila, Shadow Demon, Centaur, Mirana, and Axe. Hindi ganun ka, kumbaga, more on pakunat tong dalawa nila, diba? Walang masyadong pang-burst. Oo, so etong si Luna, yung dapat maka-farm dito sa side ng Admiral. Si Bensoy nga yan, mga sir. Eto naman si Jonas. Maganda early game niya, pero parang hindi pa ganun kabilis hindi ganun yung item. Kabilis, no? Hindi ganun kabilis yung item. Though, on the way na yung kanyang Blink Dagger, which is a good sign for Templar Assassin. Ang tanong na lang dyan, pag nakuha niya yung Blink niya, nakuha niya yung Desolator niya, makakapangharas na ba kagad siya? O may stack? Magiging maganda yung rotation niya. Doon Namatay nga rito yung Bane na Eclipse ni Bensoy. Gusto sana ng iset nung nung Bane . Sleep, tapos lalapitin sila ng Templar at saka nung Earthshaker. Pero problema, lumaban si Bensoy. Oo, kalaban ng kuya mo. Pero oy, di ko nakita yun. Another kill this time. Sa may top lane naman. Niran ko. Ito nga. Mahirap pa dyan kasi kapag once na nag-level 6 na tong Shadow Demon, meron na siyang Purge. So, wala nang kwenta pag nag-Ghost Shroud siya. Ayan nga yung mangyayari. Mamaya, masakit pa lalo pag nag-Ghost Shroud siya. Oo, ngayon nga wala pang... Ramdam niya na, no? Oo. Pero ito, Tier 1 Tower sa may bot lane kinukuha. Axe naman ni Boombox pumipwesto. Pero may backup yata. Ito na sila Ryan po. Tatlo sila nandito. Tsaka si Jules, tsaka si Jao Noel. May makakuha ba silang kill? Naset up na na si Boombox. And then yung Fiend's Grip. Pero auto-tago. Mahusay. Stamping ginamit na rin. Riyong bubuhay. Walang namatay. On the side of Admiral dito. Safety first para sa team nila. And then farm naman space. Created space para kay Bensoy. Para kay Bensoy. Kumbaga yung skills ng Admiral, ginagamit nilang defensive lang. Oo. Para walang masyadong, para hindi masyadong yumaman itong SGD na hindi mahirapan yung Luna. Na kumbaga dito rerun mga sir, dito rerun. Live to guys. Pati and makikita nyo dito sa side na to. Yan. Nakalagay dyan live. And yung lubog yung pana. Ay! Late eh. Alam ni James na late din eh. Pagka dito siya pumunta, meron nakaharang na range creep.
Pero Monkey King top lane. Patay na naman siya. May dagger na yung axe. Four position axe to ha. Four position axe. Papasa ako sa Lupon no, yung kay Coldfire ha. Papasa ako ha. So, ano na namang Centaur. Naku, malapit na rin. 900 gold shirt pag dalawang blink dagger na to, no? Oo, Axe tsaka Centaur. Oo, ang hirap na daming initiator ng Admiral. Si Jules naman, naghahanap pa rin na kanyang dagger. Kahit na siya yung naka-first blood, still, hindi mabilis yung kanyang item dito. Uy, pana. Hindi tumama. Wala pa akong nakikitang ano eh. Magandang rotation from James. Pwede silang magsama-samang apat. Usually kasi yung tatlo lang eh, Centaur, Shadow Demon, and Axe lang nagsama-sama. Pero mukhang sila yung gustong pumunta sa lane ni James dito. Ayan na, yung Blink Dagger, and then yung Pana. Patay na naman, in-eclipse pa. Sobrang naman yun, overkill naman yun. Galit na galit. Oh, galit na si Jonas din eh. Ano lang item ni Jonas? Blink Dagger Blink na. Blink Dagger. Malayo-layo pa to sa kanyang Desolator, pero Tier 1 Tower na ako. Kaso ang kunat ng Admiral, hindi niya kayang ano eh. Yung mag-isa lang siyang solo. Ayan. Speaking of hindi kaya mag-isa, tinatlo. Oo, si Centaur doon. Para patayin si Bok Carino. Sure kill. Minsan kasi pag nabibisita dito, akala ko librarian pala. Eh, ganoon talaga. Ayan. So ngayon guys, naisip nila na gawin yan. Yung nakalagay na live sa taas. Pag rerun naman nakalagay. Oo. So malalaman nyo na, para diba? Wala nang mabiktima ng rerun. Kasi merong mga nagpapashoutout. Kasabihin, snubber naman ng mga caster. May Jollibee. Tier 1 Tower. Ito, kinukuha na sa may bot lane. Naku, malis. Wrong timing na naman yung kasko. Eto namang si Mirana will go for the Maelstrom. Damage item, Alec. Kailangan niya rin talaga ng damage. Since etong si Luna, magpa-farm muna siya ng items niya. Nakikin yun na Demonic Purge, pero nakatalon-talon lang. Sayang. Ayan, nagamit na ultimate, pero eto top lane. May plano yata. Hirap mag-camera man. Kinukuha na yung tier 2 tower ko na. Ikaw na dyan magkakamit. Hindi, sige, tsaka na lang. Okay na yan. Pero nga pala, abang pupush dito yung ano ha, yung tropa natin na Admiral. Ito yung schedule naman natin for our next tournament na LAN event. No? Kuala Lumpur Major. November 9 na yan. Malapit so, na pala. So, November 9 start ng group stage. Yun. Supporta natin yung TNC at tsaka Fnatic, tsaka Tigers. Yung mga Southeast Asian team natin. Salamat, Direk. Pero magkakabigayan sa may mid lane. Yung Axe, wala nga lang dito to call. Nasa top lane sila para bigyan ng space. Yung Luna talaga, pinapriority nila yung farm niyan. Dragonlance na ba yun? Dragonlance na nga. Maelstrom naman. Maelstrom na si Mirana. James. Eto na yung Stampede. Ginamit para sa Bane. Di yata worth it yun ha. Bane lang nakakuha nyo. Pero they can go. Ay, kinuha pa stuck dito. Yun lang. Mahusay. Nakita pa na yung top lane kasi ano na eh, kontrolado na ng Admiral. Tsaka tingnan mo kuya Nick yung wards nila. Ayan oh, kitang-kita. Sobrang aggressive ng wards dito ng Admiral. Hindi siya conventional na dito kasi pag dito, madaling madiward. Ang bilis madiward eh. Kahit na max vision ka, ang problema mo, easy the ward. For 1 minute, 2 minutes lang yung vision mo dun. Pero ito, sobrang reliable nito. Wala sa ato. Sorry. May smoke of deceit on the side of a SGD, ha? May dagger na ata. Yung air shaker. Ito. Oh, yan. So, yun nga yung kailangan nila na magamit yung Echo Slam para makabawi sila. Saka din na itong word yan eh. Ayan na, top lane. Mirana makakasalubok. Uy, nag-moonlight shadow! Ayan pa, na-call pa rito. Yung Monkey King and Monkey King, walang kapalag-palag. May sentry ward sila pero yung vision, wala na silang vision. Merong blink out. Etong siyat. Uy, yun na! Naglagay pa siyang sentry. Sobrang sobrang expensive nung kill na yon. Pero Axe still went down. Ay, dalawa. Dalawang sentry ward. Dalawa nga. Ito yung isa. Ayan o. Hindi pangalawa, no? Sobrang expensive nga nung kill na yun. 200 agad yun. Oo, kawawa naman yung Bane doon. 1K net worth. Paubos ng paubos. Ano, stick lang. Guys, again, best of 2 series tayo rito, ha? So, hindi to best of 3. Point system lang tayo. Top 2 will be promoted. Doon sa main join Dota League mismo. Sa
Join Dota League 15 naman yun. Ito nga. Tier 1 tower bot lane, pinaprotektahan. Templar Assassin ni Jonas. Blink Desolator na. We'll go for the next build, BKB. Pero hindi sobrang bilis na inaasahan natin kasi sobrang ganda ng early game niya. Oo, ganda nung start niya. Pero nag-ano din kasi, siguro yung nag-TP siya sa top lane. Medyo na-delay doon. Ang tagal ng TP niya kasi may mga ibang nag-TP na rin eh. So, ang dapat gawin dito ng SGD, maghanap sila ng kill na pwede nila isama yung Monkey King para may experience din or... Saka napipitas lang siya pag mag-isa siya. Pag mag-isa siya. Napipitas so, pwede isama na lang. Ano? Kumbaga, sa team, parang si Eric yan. Gusto magbida ng mag-isa, pero lagi namamatay mag-isa. Ngayon, alam na real talk rin sa wakas. Tsaka ang dami din kasing panghuli sa Monkey King eh. Mm. May call, may vision ng arrow, mayroon lucent beam, di ba? Oo, kaya tingin ko, sama na lang nila si Monkey King, tapos siguro may isang ano nakahiwalay para hindi masyadong halata yung gank nila. Ito na nga, gagank na nga rito. So, si Jonas yung hindi sasama. Yun. Kaso kulang atong damage. Huwag nang isama si Jonas sa gank. Mahirap pag sinasama si Jonas sa gank. Ay, hindi mo sila, kuya. Ah, kasama sila. Naku, delikado to. Kasi mukhang hindi sila nagkakaintindihan na kung saan pupunta. De, si Jonas, parang nagtatalawang isip eh. Kita mo. Kita mo, kita mo si Jonas. Nakita na si Jonas. Ayos doon. Tama na yan. Eto, di na nila alam gagawin nila. Gusto nilang gamitin itong bling dagger na to eh, no? Oo nga eh, wala pa rin magandang, ano, magandang reveal ng blink dagger. Ay, hindi nakita na, pero kumbaga wala pang magandang echo slam, mga ganun. Mm-hmm. Mid lane naman, ayan na yung call. No. Nayari pa si Jonas, pinatigras up ng Eclipse dito, and di siya makakablink out dyan. Uy, refract, mild. Let's see. Walang... Nakabattle hunker yata, hindi makakablink out. Pero hindi rin makukuha yung kill. Alisa na yung Admiral dito. Fiends Grip nandyan. Pero ang ganda ng call by Boombox. Echo Slam naman by Jules. Killing two heroes. Uy! Uy! Ayun lang. Okay, nasana ko yan ikaw. Akala ko kinabahan si Ryu dun eh. Ito, tropa kasi yan eh. Tropa kasi yan. Ay, huwag tayo magpatayan ha. Tropa kasi yan. Pero yung pana, hindi rin connect. Ganda ng Echo Slam dun. Tapos yung Boundless Strike. Ha? Uy, si Carl nga ba yan? Si Carl. Uy, si Dota God. Baka si Jovi lang yan. Nililoko lang tayo ni Jovi. Jovi, huwag kami. Iba na lang. Dota God pa rin. Jules is back. Kita mo naman si Jules dun. Pumisure sa Ptore. Kaya ni galing ng analyst. Eh, syempre, kaya nga namin kukunin ba namin kung di magaling? Ano ka ba? Ay, grabe naman yung eh kung, thank you sa'yo. Anong pangalan yan? Berka. Eh kung di namin kailangan na magaling na analyst, si Eric nalang pinaupo namin dito. Delikado yun, kuya ni. O, oh, yun nga lang. Tama ka dyan. Pero eto, speak of delikado. Si Jonas. Pero sanay sa panganib yan. Sanay sa gulo yan. Kaso may sentry. Lumaban si Jonas. Yun, binatukan. Patay si Jonas. Yung call, di inabot. Pero still, Jao Noel, mamamatay. 16 and 11. Ayun na nga, yun nangyari doon. Ay, hindi. Hindi pa. Let's see, ano ba kayo na to? Pa-BKB na, yung Mirana naman. Nakahabol pa to, no? Oo nga. Nakahabol pa. Top, ano na siya? Third na. Sa net worth kanina. Nasa, ano siya eh, mga... Bottom ng core. Uy, delikado pa kayo si Ran po. Uy, sobra yun! Sabi ni Bokerino, akala mo ikaw lang may ganun ha. Ako rin, may ganun din ako. Pinakitaan tayo. Nawaan ni Diyos. Medyo nagkaka... Nalalaman mo sa laro nito kung sino yung matanda sa hindi eh. Eh, speaking of Bokerino, papapanguard na siya. Vanguard, Defiance, tsaka Dagger. Basic item for Centaur. Utility item lang. Mm. Eh, ito namang si Boombox. Anong item ng Necrophos? Wala. Necrophos. Hood pa lang. Pambagal ang item niya, no? Kung sino ina-expect ko na mag-alagwa, eh, yun yung hindi nangyayari ngayon. O, kumbaga, yung Necrophos niya magiging utility na lang din since hindi siya naka... Uy, na-call pa. Pana? Asan yung pana? Walang pana, pero may stun. Counter Fisher, pero yan yung tulog. Necrophos, Phenofocus. Mamamatay ba? Kaling Blade? Mamatay ata siya. Walang Kaling Blade. Nayari pa yung Axe. And then, karet ng kamatayan. Pero na double edge din. Jules, makapag-blink out pa. Pero hindi. Naging 1-4-2 yun. 4 position Axe. In exchange for an offlane. Tsaka 4 ng SGD, Alec. Oh,
pangit nga yung naging trade dun para sa side ng SGD. Uy! Untikan pa si James! Pero lumalaban ha. Win, sakit. Sakit ng damage. Walang item to you. Ay, sakit nagano pa siya. Nag-Maelstrom. Maelstrom Sabre. Mm-hmm. Ang ganda ng ano, ang ganda ng pinapakita dito ni Bensoy kasi yung presence niya sa mga teamfights. Oo. Ramdam na ramdam mo eh. Yung kumbaga hindi mo ina-expect na may Luna doon, iisipin mo yung Luna nagpo-farm lang tapos biglang may mag-eclipse na lang sa'yo. Oo, tama ka dyan. May laging merong follow-up yung call nung Hux. Ayun, sabi no? ni Boss B, oh, lakas ni Vince Uy. Oo nga, Vince Uy oh. Chinese, Vince no? Vince Uy. Vince Uy. Ayun talaga pangalan niya? Hindi, Vince Uy lang. Ah, okay, akala ko Vince Uy. Vince Uy, nayari mo, bo, may nayari ka pa rito, Bon Jovi. Pero ito, quick shoutout muna tayo galing sa ating YouTube viewer, yan. Meta.us, yung ating party app platform. Kuya Nick, advice po sa paano pataasin ang rank. Salamat from your iba. Ano rank mo? Ancient 4. Oh, ako ancient po lang ako. Ikaw mag-advise dyan. Advice daw. Tingin ko, ano eh, kailangan mo ng maraming oras since kung like 2 hours per day ka lang maglalaro, mahirap pataasin yun eh. Kasi pag tuloy-tuloy ka namang nagpa-find match, usually mataas yung panalo mo kaysa sa talo. Pero kung sabihin natin 2 games per day ka lang tapos dalawang talo, alanganin pa, mahirap yun. So kailangan mo din talaga oras, bigyan commitment ng oras. Oo. So yan ha, pare ha. Kung gusto niyo naman ano yung grabe yung advice ni Boss B, kakaiba talaga boss. Tama naman. Bika, tama na naman. Mataas. Oh. Sir Mike game, Sir Mike, parang ganoon. Pero yun, if you want your shoutout to be heard, punta kayo sa meta.us. Hanapin niyo yung profile ko doon, Kuya Nick, tas leave niyo yung message doon, kukunin namin doon yung mga shoutout niyo, i-feature namin ha. Pero ito Roshan kinukuha na. Bensoy. Bensoy tuloy na ako. Bensoy. Meron nang BKB. Walang contest, no? Walang tsaka contest. Hindi nila kaya kasi i-eclipse lang sila niyan eh. Ito namang si Ran po. Pa-4-staff. Eh, 4-staff na. 4-staff Dagon. Magandang ginagawa ngayon ng Admiral, no? Ako, may double damage pa. Nila pag-ano pa ng, double damage. Anak ng Diyos. And eto pa yung call. Uy, yun lang. Kung nag-stay siya ng 1 second doon, nakakul siya ng axe. Pero eto, may plano sila. Nagpapakita lang yung Luna. Si Boombox nasa gilid. Eto naman yung heroes ng SGD. Ping. Ayan, naping na. Nakita, no? Pining oo, eh. Oo, alam nila. Pero yan, kahit may backdoor protection, kita mo yung Luna. Steady nga damage lang. May double damage pa yun. So, second tier 2 tower. Eto na yung last tier 2 tower sa may bot lane. Let's see kung paano yung galawan dito ng Admiral. Kailangan mag-ano dito eh. Kailangan mag-step up ni Jonas since siya yung mayaman sa side ng SGD. And wala pa akong nakikita na kumbaga yung magandang rotation sa kanya nung mga early to mid game. Yung nag-a-item siya na mabilis, hindi niya nagamit eh. Hindi siya nakatulong sa team niya. Siguro isang beses lang nung napatay nila yung center war runner sa bottom lane. Ako sa tingin ko na nakakapag rotate naman siya pero lagi nakikita. Oo, hindi nabubuko. Oo. Eh, tingnan natin. Yung kailangan mangyari dyan na yung kabila, ang gaganda ng call ng Axe eh. Oh. Diba? Tsaka dalawa din, lamang din ng Admiral dito na dalawa yung initiator nila. Mm-hmm. And may follow-up din. Itong dalawa, Centaur at tsaka Axe. Merong disadvantage sa early game yan. Pero pagka umalagwa ng maaga yan, maaga nagkadagi, katulad ng Axe, kita mo naman yung epekto, di ba? Hindi mo rin naman patayin lang yung hindi mo naman ibuboost lahat ng item sa Axe, di ba? Oo, kasi support, position 4 Axe. Position 4 lang rin yan eh. Kumbaga, pag nakapag-call yan, okay na yung ano niya. Okay na yung trabaho niya. Pero ito, last tier 2 tower, kinukuha na ang bilis bumasag dito ng Admiral. Meron silang 8 disadvantage. Mag-i-slow siege pa sila. Moonlight Shadow has been popped. Tier 3 tower ang target. Ito na nga, Centaur Luna. Nandyan pa illusion, pero meron silang gustong kunin dito. Etong, uy, naku! Pana pa rito ni James. Minalas pa nga. Gusto lang naman niya mag-defend. Kaya nag-TP siya. Hindi niya lang alam na andun na pala yung Axe. Oo, naka-Moonlight Shadow. So now, walang buyback yung Templar. Nabasag yung Tier 1 Tower. Meron din silang fortify dyan. So they would like to get this Tier 3 Tower. Pero yung Eclipse. Yun lang. Diyos ko po, Lusaw. And si Tino, wala pa ganong karaming item. Mamamatay rin.
buyback by Necropos. Ang gandang grip pero wala silang damage. Meron ding Aegis yan if mamamatay. Echoes lang by Jo! Okay, pupinigil! Triple kill for Bensoy. Buyback by Bane. Buyback by Monkey King. Pero si Tino, dieback by 2. I think so, mga sir. And also, hinahabol na rin si Ranpo. Mamamatay si Shanks. And they can get this bottom racks. And maybe transition. Pati mid lane ata, makukuha din. Kasi kahit mabuhay yung Templar, matagal mabuhay yung dalawang core. May Aegis din si Bensoy. Hindi, nagamit na yata. Yan, nagamit na. Namatay siya rito. Pero still, mega creeps yata ito at the very most. Wala din kasing masyadong pang-clear ng wave itong SGD. So, ang pang-def lang talaga nila dyan, yung Fissure. Fissure Boundless Fissure Strike. Lang. Oo, Boundless Strike. Eh, kailangan din nila yung disable na yun eh. Kaya na, kinukuha na nga nila. Ito na yun! Ayan na nga! Sinasabi ko sa inyo! Nakabawi na! Ito yung Psyblades! Ang ganda sana pero walang napatay yung Mirana. Hindi siya nakapag-BKB agad. Namatay din yung Mirana pero tinatangke nila yung damage ng Luna. Kaling Blade is there. Jonas, mamamatay din. And also Bane. Maganda na yung initiation, yun, no? Maganda na initiation. Napasleep na patulog pa si Jonas eh, sayang. Kung hindi siguro siya na napatulog doon ni Bane, kaya niya pang humapol. And game number 1, isang mabilis, 28 minutes, Alec, no? So, alam mo na, kung saan mo gusto kumartner, ha? Kung gusto mo partner kay Sean, alam mo na. So, pero game number 1 pa lang yun. Game number 1 pa lang. Meron pa tayo nga game number 2. So, sa game 2, tingnan natin kung makakabawi yung ano sa, SGD. Ano sa tingin mo rin yung, sa nagkamali yung SGD? Maganda naman yung laning nung, ano, nung mid lane nila. Tingin ko masyado lang nabugbog tong Monkey King. Mm-hmm. Top and, lane. Kulang sila sa damage na... Eh, actually, yung Necrophos din eh. Hirap din siya. So, yung mid lane lang yung... Mid lane lang sila nakalamang. Pero hindi masyadong nagamit ng SGD yung lamang ni Jonas sa early game. Kumbaga, walang smoke ganks na successful. Mm. Siguro, isa lang. Ganun. Yun nga. And itong side ng Admiral, maganda yung pinahita ng Axe. Oo, yung ganda Axe. Ng call. Grabe tsaka ni Bensoy. Oo. Yung presence niya nga sa team fights. Yun. Axe tsaka... Luna. Pero game number 1 pa lang to, ha. And mind you, hindi po ito Dream League. Hindi po ito Dream League, ha. Kala ko ba nag-game proof na yung technical director Alec. Ano to? Ano to? Ha? Ano to, ha? Sige, binabawi ko na. This join Dota League number 14. join Dota League number 14 po ito, ha? Tinatakot niyo ako kung nilikokas daw ako bukas. Okay lang. Meron pa tayong game number 2, Alec. Ang tanong, makakabawi ba mag-1-1 o tama yung magiging hula ni Kuya Nick na 2-0? Tama sila, oh. Steady gold up lang kayo dyan. We'll be right back for game number 2. Forward. Kill up.